Hello everyone! Welcome once again para sa ating online kamustahan. Coach Dave here. At excited, excited kami ngayon makita kayong lahat. Yes, nambubulabog na naman kami at nanggugulo na naman kami sa inyong mga gabi. Why can't we just let those people come in? Pero bago ang lahat, hindi ako syempre ngayon mag-isa. Kasama ko rin syempre ngayon si Coach Cher! Hello! Welcome to Online Kamustahan! Good evening, guys! Coach Shen, nice to see you! At hindi na tayo syempre tayong dalawa, no? Sama rin natin si James D! Hello, guys! Andito na naman tayo ngayon ulit sa Online Kamustahan! Kasi gusto natin na... Okay kayo! Okay tayo! Let's get it! Yes, why don't we ask those people to start commenting if you are watching from where you are. Ngayon pala sila pumapasok. Hello guys. Grabe. Favorito niyong programa tuwing Wednesday at Thursday ng gabi. Kaya rin pa iniintay niyo, di ba? Comment down below. Shout out namin kayo kung nasaan kayo. Ito pero na, Kobe! Ito na ang bagong primetime telenovela ngayon. Oh, wow. Napatumba natin ang probinsya. Napatumba natin. Kita niyo naman, meron ngayon na tayong banner, no? Nakikita niyo sa taas ng screen niyo, may nakalagay na dyan, online kamustahan. Dahil nga, prime na tayo ngayon. So, yan, grabe, napansin ko lang din, no? Napansin ko lang din, meron na tayong pa-music ngayon. Grabe, music. Nag-i-improve. Yes. At di lang yon, meron na tayong sense ngayon kasi nag-invite tayo ng expert. Ay! Wow! Grabe na. Ebarg na to, Ebarg. Oo. Grabe na to. Comment kayo, where are you watching? Type nyo na, okay? Pag-uusapan natin yan, sobrang exciting. You don't want to miss this. O, kotse! Ayan, sabi ni Kobe Punk, kung tama ang pagkakabasa ko, good morning po. Hindi ko alam kung nasaan dako ka ng mundo, pero dito kasi sa Pilipinas ay good evening, pero good morning sa'yo dyan. Oh, comment Kobe mo naman, Kobe, kung saan ka nanonood, diba? Kobe Punk. James hello D. sa'yo, Gabriel Martin, watching again from Pangasinan. Woo! Represent! Okay, so... Meron ba nanonood from other countries? Lagay nyo naman dyan. You don't want to miss this out. Yes, sir! Very exciting topic mamaya. I-maximize natin. I-unlock natin yung mga hidden talents at gifts. Marami tayong ma-unlock tonight. Oh, hindi lang skin sa ML ang i-unlock natin ngayon. Ano pa? Ito. Si Child Lee. Coach, favorite po kayo na anak ko. Follow. Ay, thank you, Chai. Wow. Thank you po my sa fan. Anak yun. Sana nanonood siya from San Juan. Yes. Coach Shen. Sabi ni Abia Ena Maldita the second. Sabi niya, good evening po, watching from Cavite. Ayan. Hello from mga Cavite. Good evening sa inyo. Abia, may kasama kang taga Cavite, si Mary Ann. Sabi ni Mary Ann, hello po, watching hello, from Mary the Ann. Hey, Mary, May Ann pala, May Ann. Hi, May Ann. May Ann, May Ann. Yes, nakita na kita. I mean, last week. Sorry. Natakot bigla. Parang hinahanting yun. Angela Rosell watching all the way from South Cotabato in Mindanao! Yeah. Grabe, abot na tayo sa Mindanao. Oo nga. Meron bang nanonood from other countries? Please type nyo na. Comment nyo na rin yung mga tao na dapat makarinig ng topic natin ngayon kasi sobrang importante yung topic natin ngayon. Okay? Kung paano mo i-improve yung sarili mo. Diba gusto natin yon, diba? Bigger, better. Gusto yun? Natin yon. Bigger, bolder, 2.0. Mga New Year's resolution, diba? Lalo na pag New Year's resolution. Nang, tutuparin natin ng libre. Yun libre. Ang maganda doon. Yes. Grabe, so, no? Pa, meron pa. Basahin natin, Coach Shek. Sabi niya, from Jet. Sa Jet. Hi, Jay. Hello, good evening. Watching from Apalit, Pampanga. Hello sa iyo. Pampanga. Hi po, Nay. Hindi ko po alam, account po ba ito ng anak ninyo? Hello po sa inyo. Ayan. Basahin DG Kim, good evening po from Bataan. Representing Bataan.
Anong anyo? Ano ba? Hindi, fan ata siya ng K-drama eh. Ah, fan pa. Tingin ko nga, tingin ko. Si Sir Ryan Racho watching si Sir Ryan from San Pedro, Laguna. Again, type na kayo, itag nyo na sila. Pag-uusapan natin ngayon kung paano nyo i-improve yung sarili nyo even in this time. Diba? So, shit. From Alexa Dominic. Hi po, good evening. May pa-heart. Hello, kung meron din kayo gusto i-shoutout, ha, pwede nyo ilagay dito. Nakakain na ba kayo ng dinner? Anong ginagawa nyo ngayon? Yan yung mga titingnan yes, natin. So, James D. Kay Pamela Morales, hi po, God bless po watching Quirino Province. Grabe. Quirino, maraming magandang dagat dyan. Wow. Sa Quirino. Tama ba? Ay, Quezon pala sa Quezon. Mali pa. Si ano, mali. Si Kimberly Trajano watching from Leyte. Hello. Sige, hello, Kimberly. Natin to. Yan. Ayan, from Bataan okay. Din. Ito, oh. Emil Duaso, hello po, watching from Bataan. Hello, Emil. Marami kang mag-anak na taga Bataan, ah. Oo nga, eh. Marami, ito, marami. James D. Ito na, si Hezekiah Valdez. Hello, watching from Iligan City. Woohoo! Dami mong energy. Roll down namin. Damihan mo. Maraming an exclamation. Oh, where are you guys watching? Meron ba dito na nanonood from other countries? Pwede kayo magpasok na rin ngayon as some of our people are coming inside now. Okay, sabi ni Leo Diaz, Leo Dos. Okay, go kuya. Wow. Uy, taga U-Belt ata to. Yan, si Leia. Kasi nakita hello, ko. Hello, Leia. Oo. Yeah, ito, sinasabi ni May Ann. Opo, nakita nyo na po, Mary Ann po, lagi sinasabi. Ay, oo nga. Sorry na, May Ann. Alala niya nga. Pasensya ka sorry na. Sorry na. Okay. Oh, James D. Dahil dyan. Paalala lang natin ang mga events natin every yeah. week. Mm. Meron ba tayong poster dyan dahil naka-pro na tayo? Wala pa rin. I-roleplay mo na yan. Dahil dyan, okay, nangyayari every Wednesday and Thursday ang ating online kamustahan. And every Friday, 6 p.m. ang ating hoist! Oysters. Yan ang ating online youth service tayo every Friday at 6 p.m. at every Saturday na. Naman. Coach! Oh. Ano ba yan eh? Ako yung Sabado na yan. Makikita niyo rin yung logo niyan. Nako, excited wala kayo. Rin ngayon! Usap lang. Hindi yung nasa upper portion ng screen nila. Pagdating ng Sabado, makikita nyo rin dyan, usap-usap lang. Yes. O, nandito pala siya sa kabila. Yan, yung part na yan. Yan, ang mangyayari dyan, usapang life and relationship. Ayan, last week, sobrang interesting ng mga topic na pinag-usapan natin. So, oh, grabe. Dito, all about ghosting. Ghosting. Last time. Ghosting. Oo. Actually, so maraming no, pa yan, no? Oo eh. Kung na-miss out nila actually yung show nung last Saturday, pwede nilang panoorin pa rin sa Facebook. Imagine mo, pinag-usapan natin ghosting, uh-huh. LDR habang ECQ. Sasagutin mo na ba siya? Dahil ngayon sa time ng ECQ, magbe-break pa kayo. Nasagot natin yan last time. Pero ngayon, okay, kung na-miss out niyo, panoorin niyo uli yun. Okay? Pero this Saturday, meron na naman tayo yes. exciting topic eh. Diba? Yes, yon. Sir. Ito, may sinasabi dito, Coach. Hindi tayo ng topic dyan. Sabi ni Risa, hello po, Coach. Ay, grabe. Hello, Risa. Hello. Grabe na ito. Good evening sa'yo. James D, para sa'yo ito. Isang heart to. Nga dyan. Isang heart dyan. What's heart. Out? Asan? Ayan, heart muna heart. What's out na ako eh. Na what's out? Ito. Angel John Hovero, what's out? Hello po. Watching from other countries. Mexico. Pampanga. Ah, grabe, no? Malayo yan, malayo yan. International eh, bumalik ang Pilipinas. O, kung meron nanonood dyan from other countries, comment naman kayo. Dumadating na yung mga tao natin. We are talking yes. about paano mo improve ang sarili mo ngayong ECQ. Libre to! Okay, paano nga ba? May sense na tayo. Libre. Sabi ni Pamela sa'yo, James D, oh, pasyal po kayo dito sa amin. Marami pong falls at fresh na ayun. Gulay. Ayun! Ganun meron sa Quirino.
Yan. Hope na Kirino province. Maraming falls. Maraming falls. Maraming, thank you. Maraming na-fall? Pang-usapang-sapang Sabado yan. Pang ano yan, ha? Pang Sabado yan. Usap-usap lang. Usap-usap lang. Reserva natin yan. Monday! Yeah. Ito pala Monday, guys. Meron din tayo. Meron pala. Behind the screen. Every 6 p.m. Ayan, abangan nyo yan. Only here at Every Nation Campus Cubao page. Yes! So ano ba yes. iniintay natin ngayon, Coach Dave? Oh, remind ano lang natin ba? Sila, no? Na sa Every Nation Campus Cubao sa Facebook, pwede nila i-click yung notification na see first para nauuna sila sa lahat ng mga ipapakita natin content, di ba? So again, na-comment nyo na, type nyo na, tag nyo na yung mga taong dapat makapanood nito, i-share nyo na, and we are going to start in a while. We're talking about paano mo improve yung sarili mo. Meron ba nanonood dito? Sinong pinakamalayong nanonood ngayon? I-type mo na sa sarili mo dyan sa baba. Okay? Gusto namin mag-shout out for everyone. It's so nice to see yung mga people who are watching us since we started, yes. Coach. Yes! Diba? Nandito na sila. Diba, James? Nandito na sila. Hinihintay na nila ang ating hinihintay rin. Ito yung topic natin ngayon. Nasa baba, tumatakbo. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, o. Oh. It's ayan. Sliding. Ayan, o. Oh. Oh, yeah. Grabe, parang growth. News na rin to, ah. News. Oh, oh. Personal growth in the times of crisis and ECQ. Nice. Parang hindi naman uubos yung oras natin kaka-TikTok lang, kakalaro lang, kaka-level up. Walang masama doon kung ginagawa natin, pero sana ma-maximize natin. Kasi imagine nyo, pahigit isang yep. buwan na rin tayong nakaganito. Diba? Mm-hmm. And now it's time tama. That we also maximize, and hindi natin sure kung ano mangyari sa April 30, pero kung ano man yan, ang gusto namin, ready kayo kasi gusto natin, ha? Okay kayo. Yes. Yes. Grabe yun. Yeah. So, okay. Tatawagin na natin yung ating guest ngayong gabing to para makasama tayo sa ngayong gabing to. Labo, ano pa ulit-ulit. Pero sobrang na-appreciate natin siya. Tawagin na natin! Wait. Hinay lang tayo. Excited ako. Excited masyado si James D. Pero si itong si Coach Val Baguios. I know this person personally and he has been a friend. Personally also, he has helped us, yung team natin sa Every Nation Campus Green Hills, na mag-grow personally. Naalala ko pa rin yung mga bagay na tinuro niya sa amin before. And right now, si Coach Val, teka lang ha, may hinahanap lang din ako eh. Diba ngayon? Teka ha? Nawala yung hinahanap ko. Anyway! Nawala. Okay. Ha? Ano yan? Introduce. Oh, yeah. Balik tayo doon sa introduce natin siya. O, si Coach Val Baguios is a certified strengths coach. Okay? So, legit to! Grabe. Legit. Oo. Ibang level to. Ibang level. Oh, hindi lang 'yon, no. Si Val, isa siyang International Coach Federation certified coach. Grabe, ICF certified coach and a Gallup certified strengths coach. At ngayon, okay, he's currently pursuing yung master's degree niya in organizational psychology at Ateneo de Manila. Okay, ang dami niyang tinutulungan wow. to help organizations develop their leadership through one-on-one coaching and personality development interventions. More than 6 years with more than 500 hours of leadership management executive coaching experience with the top Philippine organizations. Grabe naman to. Wow, at kayo makukuha natin siya at makikinig siya sa atin. That help us into welcome Coach Val Baguios. Coach Val Baguios! Let's go! Let's clap our hands! Hello everyone! Thank you, Dave. Thank you, Shea. James D. Thank you. Yes, sir. May kamukha po kayo. Uy, sino? Nakikita ko po si Ogie Alcacid ngayon. Ayan. Pero may hindi. Mas pokey to. Oh, mas pokey to. Sabi ka naman. Thank you, Val, for being here. Si Coach Val will be discussing kung paano natin ma-improve yung sarili natin. And if you need any, ano, ngayon, samantalahin nyo na to, magko-comment kayo ng any questions kung paano nyo i-improve din yung sarili nyo, diba?
So, Val, sobrang salamat that you are with us. Oh, yes. Oo naman. Excited ako kasi first time kong gawin itong... Una, first time ko mag-stream ng ganito. Tapos, yun. Dapat kayo. Parang feeling talk show. Parang gano'n. Totoo. Ito yung talk show na gabi na may sense. Oh. Tatalunin na natin si Arnold Clavio at si... Lahat ng primetime telenovela, tatalunin natin. So, saka ano, international kayo, ha? International kami. May taga-Mexico, Pampanga. Pero niyan, darating pa sila, yung mga kaibigan natin from Taiwan and Canada. And, yes, sir. Coach Van, bakit hindi niyo po muna batiin ang mga milyong-milyong nanonood sa atin ngayong gabi? Yan. So, ayun. Guys, hello and maraming salamat sa pag-join in nyo. Mukhang nandyan din yung mga friends ko nagja-join. Hello, TJ. Hello, Randy. Thank you for clicking my link. Walang virus na kasama yung link na yan. Wala. Healthy link yan. At may matututunan pa kayo. Yeah. Shoutout lang natin, Coach Val, yung mga taon na nanonood sa atin. And then we'll go straight to yung ilan sa mga isha-share natin. Actually, Coach Val will share 5 things to help us improve sa ating current state kahit nasan ka pa, lalo na ngayon na quarantine. Sige, daan na lang natin to, shit! Mag-hi naman tayo dito from, sabi ni, eto, pabasa naman. Eto, from Joanna Martinez, Carmona Cavite here. God bless you all. God bless you din. Joanna, ayan. Hello, Joanna. Sabi ni Maribel, good evening po. Good evening sa'yo, Maribel. James D., para sa'yo to. Jenny Lynn Babela, hello po. Pa-shoutout naman po. Hehe, watching from Quezon City. Grabe yung snow dito. Charot. May snow pala dyan, eh, no? Baka parang dito, wala. Baka spray. Ah, yung spray. Yan alam mo, Coach Val, may nagsasabi ni Emil Duaso, paano improve ang sarili mo? Yun din ang gusto kong masagot sa sarili ko. Sagutin natin. Yun. Sabi ni Pamela, pag nagpunta si Coach Dave, Coach Shea at James D, maraming pa-fall na Ilocano at Ilocano. Ayaw lang. Maraming salamat. Val, kilala mo ata to. Tinan mo naman, oh. Ayun. Hello, TJ. Yan. Pa-shower out. Si Sheila, ayan, from Negros Occidental. Uy, wow, yeah. Negros Occidental. Yes. Kababayan. I'm from Bacolod. Ah, taga-Negros ka ba? I'm from Bacolod, yes. Wow. Hello, Bacolod, inasal. Oh. Chicken ang naalala po namin. Ito, Val, para sa'yo to. Ay, nako. Si Randy Lorico. Boss Randy, yes. Nakasama Randy? Natin si Randy last Saturday, actually. Ay, talaga? Oo, nag-guest siya sa atin. Usap-usap lang. Life. Yes. Si Dwayne, watching from Every Nation Campus, Anora. Hi, Dwayne. So again, comment lang kayo kung saan kayo nanonood and if you want to shout out and if you have any questions. Ang pag-uusapan natin ngayon nasa baba. Personal growth in the times of crisis in ECQ. Natanong mo na ba yung sarili mo? Paano mo i-improve yung sarili mo at mamamaximize ang time na meron ka? Yan ang topic natin ngayon. So habang nag-share si Coach Val, comment lang kayo ng tanong. Share nyo lang din to. At kung meron kayong gusto i-tag, i-mention, i-watch party, share nyo, go lang, go libre. Yes, oo. Okay. Kung kaya nyo, pwede kayo mag-watch party, do it, dahil gusto natin makatulong din sa ibang tao, dahil gusto namin kayo maging... Okay. Ulit. Share nyo na to, mag-watch party na kayo, dahil gusto namin kayo maging... Okay! Okay yun, ha? So, game, Val. So, for your number one, the first thing that they can do, okay, tapos pag-expound natin, the first thing that they can do to have personal growth in the times of crisis and ECQ, ano yun? Yeah, okay. So, yung approach ko kasi talaga sa personal growth, medyo kakaiba, no? So, hindi siya... So if you are looking for quick advice, marami kasi sa internet yan, eh, no? So basa ka ng ganitong libro,
attend ka ng ganitong seminar, ganyan. Yun kasi yung mga bagay na kaya mo na siyang i-Google or kaya mo nang magtanong-tanong na lang sa friends mo. So siguro yung ibibigay kong tips today, tonight, sa mga nakikinig is medyo, this is based from my experience as a coach. Kasi alam mo, Dave, Shea, and James Dino, isa sa mga ginagawa ko is I do coaching when it comes to career direction. So kunyari yung tao medyo hindi niya alam kung anong magandang pasuking career or pasuking kung ano talaga, kaya hindi niya alam ano passion niya or whatever ganyan. So I help them discover that. So ayan, so yung mga tips na ibibigay ko, baka ito yung mga kakaibang tips na maririnig nyo when it comes to personal growth. So, yan. So, for my first tip, alam mo, nung ginagawa ko pala to, bigla ko siyang na halintulad sa bangka o sa barko na umaandar. Kung paano umandar yung barko. So, ang unang-unang, ginugel ko kasi, sabi ko, ang galing, no? Parang sabi ko kasi, nung sinusulat ko siya, sabi ko, parang ano to, parang kang nakasakay sa barko tapos parang papunta ka sa isang destination. So, syempre, di ba? Pag pumunta ka, nakasakay na ba kayo ng barko? Sino na nakasakay yes, ng sir. Barko? Yes, sir. Ako po. Ayan. Present. Yan, di ba? Pag sumasakay ka sa barko, yung captain ng barko, yung ginagawa siya, minamap niya yung direction, saan kayo papunta. Di ba? Hindi lang siya basta-basta on niya yung ano, makina tapos aandar na agad. So, marami siyang pagpaplanong ginagawa para sigurado na hindi siya maliligaw. So, nung ginagawa ko to, na-realize ko, parang parehas pala siya kung paano rin umandar yung isang barko. So, yung first tip ko is number one, find alignment. Okay? Find alignment. Anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, dito, kasi ganito nangyayari, no? Lahat ng tao sa paligid mo, imaginein mo ha, kung nagtatrabaho ka na, meron kang boss. O, syempre, lahat tayo, meron tayong parents or kamag-anak. Meron tayong kaibigan, di ba? Lahat ng mga yon, meron silang idea or plano na kung anong gusto nilang maging ikaw. Kanyari, yung friends mo, oh, mag-ano ka na, mag-nursing ka na lang, o kaya mag-ano ka na lang, multimedia, yan, magandang course yan, o kaya mag-ganto ka na lang na trabaho. Para sama-sama tayo, yun ang motibo ng mga friends mo. O yung parents mo naman, syempre meron silang mga advice din na sasabihin nila, o dapat mag-ano ka, mag-doktor ka kagaya ng tatay mo, or mag-engineer ka kagaya ko, ganyan, o mag-lawyer ka, ganyan. Ngayon, lahat ng yan, okay naman, no? So minsan, may mga kaibigan tayo. 'Di ba na mga open-minded, niyayaya tayong magkape. So okay din 'yon, no? May mga idea rin sila, may mga plano rin sila kung ano yung dapat mong pasukin when it comes to developing yourself and kung anong saan ka papunta. I think that there is kasi ako personally sa life ko, nagkaroon ako ng alignment moment nung nag-start ako, pinagdasal ko yung career ko. So, na-realize ko na parang ang daming plano ng mga tao sa paligid ko, which is good naman, ayaw nila akong mag-fail, gusto nila akong mag-succeed. Pero in the end, nung nag-pray ako, nalaman ko na parang dito ako kinukol ni Lord sa ganitong work. So, nag-gets ko ngayon kung saan ako dapat pumunta. So, kung nakasakay ka sa barko, di ba sabi ko kanina, para siyang barko. So, para siyang compass. No? So, alam mo kung nasan yung north, nasan yung south, nasan yung east, nasan yung west. So, ngayon, pag alam mo na kung saan ka papunta, anong direction, mas madaling mag-decide kung paano mo i-develop yung sarili mo. Kasi, kapag walang alignment, hindi mo alam kung saan, ano kayang maganda, saan ka pupunta, lahat ng klase ng libro, bibilin mo. Lahat ng seminar, attendan mo. Una sa lahat, mauubos yung oras mo doon, mauubos pera mo, etc., etc. No? So, marami naman kasing personal development and personal growth na resources sa internet. Ang dami. Kaya ang nangyayari tuloy sa mga
tao, na-overwhelm sila, hindi, sa sobrang dami, hindi na nila alam kung saan sila tututo. So kaya ang pinakaunang tip ko is find alignment. Yan. So saan ba ako naka-align? Wow. Wow, umpisa pa lang yan. Grabe, may point. Ang dami na agad na point. Coach, James D., anong masasabi niyo doon? Sana naka, hindi ka naka-mute, di ba, James? Ang ganda pa naman yung mic. Nag-mic ako. Ah, naka-mute pala. Ah, grabe. Sabi ko na, nag-notes na ako. Share na natin to. Grabe na to. Let's go. Sobrang parang information overload. Oh, no, no. Pero sobrang malaman talaga yung mga sinabi ni Coach Val sa atin. Yes. Ano? Yung alignment pa lang eh. Yung illustration lang na bangka. Parang, nga no, nag-make sense siya sa akin. Kasi hindi ko nga naisip yung ganong illustration eh. Comment nyo naman sa mga viewers natin ngayong gabi kung ano yung natutunan nyo sa first point pa lang. Ano yung parang pinaka nag-stuck sa inyo. Kaya gusto namin din malaman. Yes. Ako may tanong ako, Val, habang nagtaano sila. Pwede rin kayo magtanong, ha? Kasi baka mamaya, hindi matamaan yung ibang point. Ang tanong ko, Val, paano kung, sige, find alignment, it took you some time for sure to pray about it. Pero paano naman yung kunwari, lalo na ngayon pag may nakita ka, kunwari may friend kang kakilala or may nakita ka sa YouTube or sa Facebook, tapos parang ikaw trinay mo gawin, tapos parang passionate ka para doon, may nafe-feel kang passion para doon. Pero, baka naman sadyang passionate ka lang sa mga bagay. Paano mo yung malalaman kung alin doon yung mas pipiliin mong i-align yung sarili mo? Kasi pwede, kuwari ngayon, marami nagsasabi, kung may nagsabi ng post, diba? After daw ng quarantine, marami daw mga chef. Marami na gusto magluto. Okay, diba? Tali ko doon. Gusto ko magluto. Diba? So, eh, paano mo ngayon malalaman kung gusto mo talaga i-align yung sarili mo doon, give yourself to that and invest on that? Yeah, alam mo, tama ka, no? Kasi kahit ikaw mismo sa sarili mo, parang ikaw mismo minsan di mo maintindihan. Gusto ko rin to, no? So, ang daming pwede kang matutunan ngayong panahon ngayon kasi you have all the time in the world, di ba? And nasa bahay ka lang. So tama. So number one, kaya ako nung una kong ginagawa 'to. Talagang yun nga, matagal din talaga yung pagsisik ko. Naghahanap talaga ako saan ba ako mag-a-align? Ano bang dapat ko ano? Kasi pwede kang mag-align sa pera o saan may pera, doon tayo. Pwede kang mag-align sa mga kaibigan mo or minsan pwede kang mag-align sa sarili mong trip, 'di ba? Kung trip mo na parang trip ko magluto ngayon. Passion ko magluto. Eh, tapos na ECQ. Parang hindi ko na ulit passion. Parang ano, di ba? Iba na ulit ang passion ko. Gusto ko na mag... iba naman, di ba? So, pabago-bago. Kaya mahirap talaga kapag ka wala kang alignment. Hindi mo alam kung saan ka mag-a-align. Kaya ako, for me, guys, ako, seriously, ako si Lord lang talaga yung parang constant. And minsan kasi yung alignment o mga calling or mga purpose o kung ano pa man ang tawag natin dyan, minsan kasi ang akala ng iba, so ano ba yun? Ibig sabihin, isang profession, isang trabaho o isang course lang. Hindi naman siya ganun. Calling is not a course. Calling is not just one job. Calling is more generic than you can imagine. No? Hindi siya yung, so calling ko maging chef? Ibig sabihin, ganun ba yun? Hindi, malay mo, calling mong magtayo ng... isang NGO na pinagluluto nyo yung mga taong walang makain. O, hindi ka naman chef, pero about pa rin sa cooking. Diba? So, minsan kasi nalilimit tayo sa mga ideas natin. So, pagka ganon, open your mind lang, explore mo ano ba talaga yung talagang saan ba talaga ako tinatawag ni Lord na mag-align. No? So, yun yung nakikita ko na pwede mangyari. Oo, naisip ko lang din, Coach Val, no? Parang for some of the people who watched here, and I'm sure may mga na-encounter kang ganito, whether you are a student or starting to work, minsan we started off during high school, college day na meron tayong gustong kunin na course, and it turns out 5, 10, 15, 20 years after you graduated, a huge chunk maybe for some of us, hindi natin na-apply yung inaral natin. Okay lang yon. Yeah, alam mo, that
situation is very close to my heart. Alam mo ba, Dave, na I graduated electronics communications engineering. No? So, walang kinalaman na tal sa engineering ako. So, layo. Walang kinalaman at all sa ginagawa ko. Pero alam mo, number one kasi dati, yun na nga eh, hindi ko pa alam to, hindi ko pa naiintindihan to, na kailangan pala may mga ganyan, align, kailangan pala yung mga course at saka mga trabaho pala, pinagdadasal pala yan. Wala akong alam na ganun dati. So basta ako, kung ano lang sabihin sa akin, edi sunod lang tayo para may allowance, di ba? So, ganun lang, di ba? Pero nung naiintindihan ko to, yun na nga, na nagkaroon ako ng alignment. Pero alam mo, kung ikaw, nandun ka sa sitwasyon na yun na sa ngayon, medyo hindi ka pa sure, hindi ko alam pa yung mga alignment na yan, hindi ko alam. Number one, pagdasal mo. Okay, number one, yun talagang pinaka-importante. Kasi pag di mo pinagdadasal yung career or pag nahihiya kang kausapin si Lord about sa career or kung saan, anong gusto mong pasukin course or anong gusto mong aralin, si Lord excited na excited siyang kausapin ka tungkol dyan. Yun lang masasabi ko talaga. No? So, doon ko na-realize nung kinausap ko si Lord, parang biglang, uy, parang ako lang, yung feeling na ikaw lang ang inaantay ni Lord na kausapin siya tungkol doon. So, yun. So, okay lang. Don't give up. So, tuloy mo lang yan. Kasi ako, kunyari, nakagraduate naman ako ng engineering, kahit na ginapang ko siya. Marami naman akong natutunan, no? So, bumagsak pa ako ng mga isang subject, no? Pero ang dami kong natutunan when it comes to, ano, just persevering and being patient. Yan. So, marami akong natutunan doon na hanggang ngayon, yung behavior na yun, mga character na yun na apply ko pa rin naman. So tuloy lang, hindi naman yan agad-agad malinaw na agad siya. So importante malaman ng mga nakikinig ngayon na lahat ng sasabihin ko, lahat to proseso. So it's a process. Hindi kasi ako ng advice na one time, big time na, basta inumin mo lang tong alcohol, okay ka na, ganyan. Hindi ganun eh. Hindi ganun yung career eh. Hindi din ganun yung personal growth, guys. So, hindi siya, although may mga quick fix, quick advice, in the end, proseso pa rin talaga lahat. So I guess yung mga ano, is talagang maintindihan nyo na proseso pala talaga to. So, be patient with yourself. Kung wala ka pa dyan, kung nangangapa ka pa when it comes to alignment, be patient with yourself. Huwag mong tapalin yung sarili mo na, pa yan, tanda-tanda ako na. Hindi ko pa rin alam kung saan ako dapat. Ganyan. Guys, just to let you know, 34 years old ako nung nag-resign ako sa IT job ko. Bakit? So, grabe, no? Hindi ka ba 25 lang? 34 ako, tapos 25 ako ngayon. Paurong. Paurong yun. No? Hindi, yun. So, just to encourage you, hindi pa huli ang lahat. So ako nga 34 ako nag-resign, tapos doon ako nag full-time talaga sa ginagawa kong coaching. So happy naman, sobrang happy ako ngayon. Pero okay lang yan, kahit na 20 plus ka na, tapos hindi mo pa rin alam. Ang importante, alam mo, proseso yung alignment. Diba? Yeah, yung mga keywords na sinasabi ni Coach Val, no? It's a journey, it's a process. Huwag kang manghinayang sa mga dinaanan mo dati at kung nasan ka ngayon, as long as you really took it into heart and you really did pray for it. Yeah. Yung compass na sinasabi ni Val. Kasi for all we know, sinasadya naman talaga ni Lord, daling ka dito, daling ka dito, daling ka dito. Tama and yan, no? Even si, diba, yung mga Israelites, kung naalala nyo, pinapalipat-lipat siya sila ni Lord din. And minsan may ganun din sa atin, eh, diba? Baka palipat-lipatin tayo ni Lord. Ang crucial lang naman din talaga is that we also learn how to really go through the journey or the process. Ganda nun! Comment nyo naman yung mga nasa baba kung ano yung mga gusto nyo itanong or anything na nakuha nyo ngayon, diba? Coach Shep, IJ, kayo ba? Meron ba kayong gusto i-add or meron ba kayong gusto i-remind yung ating mga viewers natin? Oo, nako! Eto na, no? Hindi natin papatagalin dahil alam natin may mga kakapasok lang. Paalala natin yung mga upcoming events natin. No, every Wednesday at Thursday, guys, meron tayong online kumustahan. No? Untingan ko lang sabihing online youth service. Pero 8 p.m. Friday yan, Friday. Oo, eto nga, no? Online yung online kumustahan natin. Nagiging prime time bida na tuwing gabi. So, kumahan nyo kami.
no? Dahil iba't iba yung mga i-guest natin, i-feature natin, na makakapulot yes. talaga kayo ng something. Ihanda nyo yung mga mm-hmm. notebooks ninyo, ihanda nyo yung mga notepad ninyo every Wednesday at Thursday. Ganun din, pag Friday, di natin papalagpasin yan dahil meron tayong OIST! Ayan, online OIST! Speaking of shit! Speaking of shit, first time natin gagawin talaga sa Friday. Naka-live tayo all live throughout. Na live na talaga to. Lahat na to. High-tech pa talaga tayo. Totoo. Dati, no, kailangan pa nilang i-click yung link na mag-exit pa sila from the live stream. Ngayon, pero ngayon, hindi na naman pabahirapan. Dahil gusto natin. Okay. Yes. Ano mong meron sa atin sa Sabado, IG? Sabado, meron tayong usap-usap lang every Saturday at 5 p.m. Okay, 5 p.m. Pinag-uusapan natin dyan ay love, relationships, and life. Okay, and every Monday naman, meron tayong behind the screen, which is dito lang din yan mapapanood sa Every Nation Campus Cubao page. Alright. Val, sakto, may nagtanong din dito, no? Pero bago ko basahin yung mga yung nagtanong, may nagpapa-shoutout sa'yo, Val, no? Si... Okay, si Raj. Hello, Raj. Kamusta? Ito, para kay Coach She. Happy Mansari daw. Yun! Kala ko ba yung love life sa Sabado pa? Sabado pa. Ito yung tanong ni Emil Duaso. At marami yung mga estudyante, baka ma-experience ito pa, nag-work sila. Find alignment. Dapat ko bang i-give up ang work ko kasi nalalayo na ako sa Diyos? Sa totoo lang, di na ako masaya. May gusto akong subukan. Natatakot ako maraming beses na may sinasabi ang Lord, nalilito ako. Wow. Wow. Ang bigat nun, ah. Thank you, Emil. Maraming ganyan yung sitwasyon. In fact, some of my friends before, ganyan na ganyan sitwasyon nila. And medyo mahababang usapan. Pero if you want to simplify things, mukhang number one, kailangan mong, kasi sinasabi mo, parang may sinasabi na si Lord sa'yo. Kailangan mong maintindihan mismo and ma-clarify. So Lord, anong gusto mo? Kailangan ko bang umalis dito? Kailangan ko bang okay lang ba magstay? Gaano katagal? Pero Lord, di na ako masaya. Kasi alam mo, yun na nga eh. Lahat ng yan, yung mga sinasabi mo, yan yung mga gusto ni Lord na pag-usapan nyo. So in other words, kung masaya ka ba sa trabaho mo, gusto niyang malaman yan. Kung meron ka bang gustong i-explore na bagong trabaho or bagong sideline, gusto niyang malaman niya, gusto niya pag-usapan niya yan. Kasi yan yung mga bagay na magli-lead sa'yo. Pero alam mo, Emil, ang number one kong masasabi sa'yo, nasa tamang lugar ka. Alam mo kung bakit? Kasi nagtatanong ka. Kasi yung ibang tao, hindi nila namamalayan, 50 years old na sila, tapos doon pa lang nila tinatanong, teka, tama ba tong trabaho ko ganyan? O tama ba tong pinapasok ko? Pero alam mo, sigurado naman ako, mukha ka namang hindi 50 years old sa picture mo, no? So nasa tamang sitwasyon ka ngayon na sinagsisimula kang magtanong, parang may sinasabi si Lord sa'yo. So in other words, kapag, kunyari may best friend ka, tapos nangihingi ka ng advice, tapos nagtatry siyang magbigay ng advice, pero hindi malinaw. Kunyari, nag-uusap kayo sa phone, pero choppy, di ba? Hindi mo papabayaan yun, tatawag ka ulit, tapos kung pwede lang, mag-usap kayo, di ba, ng harap-harapan, sana after na ng ECQ, no? So kausap mo na siya, nagkakape kayo, ano ba yung sinabi mo na hindi ko maintindihan? Paliwanag mo nga sa akin, ano bang ibig mo sabihin na hiwalayan ko na siya? Yung mga ganun, di ba? So kailangan mong maklarify yun, kasi ibig sabihin, importante yun. Kung ganun nga tayo makipag-usap sa best friend natin, how much more, di ba, pag nagpe-pray tayo about our career. So, kailangan, kailangan malinaw yan sa'yo. Kasi kung may boses na dapat malakas ngayon sa paghahanap mo sa career mo or mga ganon, si Lord dapat yon. Kaya kung kaya mo, hindi ko alam kung paano mo gagawin, mas makinig ka sa boses niya, tapos medyo i-volume down mo muna yung ibang mga boses, including yourself.
Okay, minsan kasi kala natin porket hindi tayo masaya, ibig sabihin mag-resign na ba kagad. Hindi ganun 'yon. No, so ibig sabihin ano muna, kalma muna natin yung mga ibang boses, kasama tayo doon, yung heart natin, kalma muna natin. Tapos makinig muna tayo kay Lord. Lord, ano bang ibig mo sabihin? Ano ba gusto mong pagawa sa akin ngayon? So yan yung alignment na tinatawag. So sobrang importante guys na magkaroon kayo ng ganyang conversation with God. Kasi siya lang talaga ang nakakaalam. Long term, ang kanyang nakikita. Tayo pang short term lang, pansamantala lang. So yun. Actually, I hope natulong, no, Emil. Oo nga, Emil. Thank you for that, no? And that, yung tension na yon, yung pain na yon, tension na yon, that's also part of the process. Eh. The tension of happy ako o hindi. And again, happiness is just one factor to consider. Yes, tama. So not the main factor, it's just one factor. Isa yan, syempre, pero hindi lang yan. Kaya minsan, misleading din eh, na kapag sinabi ng isang tao, hindi ako happy. Kasi maraming factor kung ba't di ka happy. So, kailangan, ano yan. Mamaya, yung iba. Meron pa! Meron pa. Nasid na tayo. Okay. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang sa baba. If you just tune in, we are discussing paano mo i-improve ang sarili mo, lalo na ngayon, panahon ng ECQ. Ang unang-una, find alignment. Kung meron sa inyo nanonood from other countries, type yun naman sa baba. Or if you're watching from province, type yun lang din sa baba. If you want someone to hear this, nako, i-comment yun na sila. Sige, number two na, Coach Val. Excited. Okay, number two. Ah, ito. Itong number two, kumbaga, medyo umano na tayo, no? Pumunta na tayo sa direction ng personal growth, no? So, alignment. So, in other words, saan ba ako papunta? Okay? So, pag maliwanag na saan ako pupunta, doon ako pupunta, or kahit konting liwanag lang, okay na yun. At least medyo gets mo na kung saan ka pupunta, align ka na. Okay. Pero ito, guys, yung advice na to, medyo ano to, step back ng konti. Okay? Bakit? Lalo na ngayong nagkaroon ng COVID-19, nagkaroon ng ECQ, etc. etc. Kasi may na-notice ako. So kasi syempre tuloy-tuloy pa rin ang coaching ko, tuloy-tuloy pa rin, no? Kahit na ECQ sa ano kami, online na kami nagko-coaching, no? Ngayon meron ako napansin, may ibang tao, dalawang taong ano ngayon when it comes to personal growth, may ibang tao na hindi sila makapag-focus sa personal growth. Ewan ko, may mga kaibigan kayong ganun na kahit na may oras sila, parang medyo kinakabahan sila, parang hindi sila sure kung talaga bang gusto nila magbasa ng libro. Every time na nag-o-open sila ng libro or nag-o-open sila ng kung anong webinar, papanoorin nila, parang hindi natutuloy. Parang nangingibabaw yung kaba, takot, anxiety, depression, gano'n. No? Ewan ko kung meron kayong nakaka-relate kayo. Kasi ako, I know some people, nahihirapan talaga sila mag-concentrate when it comes to personal growth. Ngayon, syempre, may mga tao naman na ready-ready, let's get it on talaga sila when it comes to personal growth. Walang problema doon. So ngayon, tinanong ko yung sarili ko, pinagkaiba nung minsan medyo hindi pa ready mag-go into personal growth at this time. And na-realize ko, isa sa major issue is hope. H-O-P-E. Pag-asa. Tama ba? In Tagalog, pag-asa. So in other words, kapag yung tao meron siyang hope for the future na mukhang matatapos din to, pagkatapos dito, tuloy ang buhay, kailangan ready ako sa buhay, so, yun yung mga tao na nagbabasa sila ng books, nanonood sila ng mga ganito, webinars, ganyan. Sila yon. Kasi alam nila, matatapos din to, tsaka hindi pwedeng, hindi kumbaga hindi humihinto yung mundo dahil may nangyayaring ganito. Okay? Ngayon, yung mga taong nahihirapan, sila yung, naku, ano kayong mangyayari sa akin? Nakakatakot, may trabaho pa kaya ako? Or may pag-asa pa kaya? Gagaling pa kaya yung mga dapat gumaling or baka dumami to ng ilang 20,000 cases, ilang cases, ganyan. So, kinakabahan sila. So, wala silang hope, no? Yun yung na-realize ko. Ewan ko kung
may nanonotice kayo na ganun din. And hindi masama kasi syempre talaga namang nakakatakot din naman talaga yung ano, di ba, nangyayari sa atin ngayon. Talagang hindi rin natin may iwasan, no, na posibleng matakot tayo. Pero alam nyo, lahat naman tayo natatakot. Pero ang second tip ko is that anchor. Okay, di ba? Usapang bangka, di ba? Anchor. Alam nyo ba, kaya step back to eh, no? Kapag ang bangka or barko, medyo nakaka-encounter sila ng konting bagyo, okay, nagtatago sila sa island. Tapos ang ginagawa nila, nag-a-anchor muna sila doon para hindi muna sila matangay nung alon or matangay nung hangin. So, kailangan nilang mag-anchor. Ngayon, pag yung anchor mo hindi steady kapag may storm, siyempre, alam mo na mangyayari, di ba? Masama mangyayari. So, ganun din sa ating hope, sa ating pag-asa. Kung hindi ka naka-anchor sa isang something na matatag, kakabahan ka, delikado, yun yung nasa isip mo. So, magkakaroon ka ng maraming anxiety attacks kasi hindi mo sure kung anong mangyayari. So, again, Dave, Che, no, and James, no, ang siguro ang isa sa pinaka-importante, bago ka pa magbukas ng libro para mag-aral na yung ECQ or personal growth, tingnan mo muna kasi kinakabahan pa ba ako sa future ko? Sigurado ba yung future ko? Kasi para saan tong librong babasahin ko kung hindi ko naman sigurado kung anong mangyayari in the future? Ba't ako nagpe-prepare? Para saan ako nagpe-prepare? Diba? So yun yung mga, alam mo yun guys, ito kaya sabi ko, kakaiba tong mga tips ko. Kasi ito yung mga question na normally hindi mo tinatanong sa sarili mo kapag ano eh, pag walang problemang nangyayari. Ito, ngayon mapapaisip ka sa sarili mo, saan nga ba naka-anchor yung aking hope? Diba? So ako naman, personally, syempre, ako, tuloy-tuloy yung personal growth ko. I attend webinars right now. I read a lot right now. I create a lot right now. Surprisingly, no, nagulat ako sa sarili ko. Ngayon pa ako ang daming na-create na mga kung ano-ano online. Kasi, alam ko, matatapos din to. Meron akong hope. Bakit? Alam ko, hindi tayo papabayaan ni Lord lahat. So, yun na naman. Again, babalik na naman tayo doon. Saan ka naka-anchor? Kasi marami kang pwedeng anchor eh. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng yung vaccine ng COVID-19, doon ka naka-anchor. So hanggat wala pang vaccine, medyo kinakabahan ka pa. Pwede kang mag-anchor sa mass testing, di ba? Usong-usong ngayon, oh, mass testing, ganyan. Eh hanggat wala pa, hindi ka sure, no? Ano kayong mangyayari? Pwede rin sa government, no? Walang masama doon. Magagandang bagay yun. Kasi sana nga dumating yung mga yon. Sana they will be able to give us hope, di ba? Pero, nagfe-fail sila eh. Minsan, delayed yung vaccine. Baka next year pa, no? Wag naman sana. Minsan naman, yung mass testing, pwedeng di mangyari. Minsan naman, government natin, minsan, hindi rin sila perfect, no? So, may mga pagkakamali rin silang nagagawa. Dahil tao lang sila. So, ako, for me, guys, when you're talking about personal growth, alamin mo muna saan ka naka-anchor. Ito special to, kaya ko to sinabi dahil may crisis tayo ngayon eh. Normally naman, pag personal growth, tas wala namang crisis, okay lang, hindi mo maiisip yung hope eh. Pero ngayon, napansin ko talaga, yung mga tao, nahihirapan sila mag-personal growth, nahihirapan sila mag-improve ng sarili nila, mag-develop ng sarili nila. Bakit? Kinakabahan sila eh. Kinakabahan sila kung ano mangyari. So guys, anchor your hope in God, no? Know that lahat ng to matatapos din, okay? And after nito, parang ano yan eh, para kang caterpillar na pumasok sa cocoon. Sana after nito, paglabas mo, butterfly ka na. Di ba? Okay. Butterfly? Okay, yun. Okay. Yun ang maganda sa sinabi mo, no, Coach Val, no? Yung anchor kasi, akala kasi natin yung anchor is nasa situation ngayon. Anchor always has to do with the future. Yes. Okay? It's not yung current situation. Anchor always has to do with the future. It's, ano to, yung isa sa parang naisip ko illustration dito, yung lobo, Coach Val. Diba? Yung lobo, imagine mo, may helium balloon. Okay, tas may nakahawak. Yung nakahawak, yun yung anchor. At yung anchor na to, nasa future.
Okay, tapos ikaw ito ngayon, current. Kung saan ka nangyari sa hanginin. Pag walang naka-anchor, madadala ka kung saan-saan. Pero kung naka-anchor ka, naka-angkla ka, di ba? May ganun tayong term. Kahit anong mangyari dito, hindi ka matatangay. Right. So, yes. Coach She, may mga gustong magpa, ano dito, shout out. Magpa-wash out. Ito si Joseph V. Felix, sabi niya, hi Coach Val, pa-shout out din. Oh, yeah. JJ, what's up? Ito si Ige, mabasa. Jaira Bonsai, go Coach Val 100. Yes. Again, comment kayo dito kung gusto nyo magpa-shout out. If you're watching from province or even from outside the country, go ahead, type nyo lang din dito sa baba. Alam mo, sakto yung kanina sinabi mo, Val, no? Sabi ni Micah, same question din sa akin. Yung kanina tinanong ni Emil. Si Emil nag-reply na rin. Thank you po. Kausapin ko po si Lord. Kukulitin ayan. Ko siya mamaya. Ay, nako Emil. Tama na yan. Tama yung gagawin mo. Kulitin mo siya. Alam mo, magugulat ka. Baka hindi mo siya kailangan kulitin ng sobra-sobra. Baka ikaw lang ang hindi nakakarinig talaga. Excited siyang makausap kayo about sa direction ng career, ng buhay nyo, ng school nyo, ng studies. Excited siyang kausapin kayo. So, yes. Go. Good luck sa kulitan. Si Wilma. Bulo Berry in Haidaw. Hi, hello, hello Wilma. Ayan. Mga ano yan, mga NBU family ko yan. Yeah, si Nelson, sabi niya, coach with the muscles. Ayan, si Nelson, ayan, coach ko yan, coachy. Si Warren, sabi from Davao. Ayan, watching from Davao, God bless. Davao. Uy, nakamit na lang kayo ng Davao. Di pa eh. Marami rin na nanonood. Di pa. At merong beach doon na ano, 10 minutes away lang from the city. Wow! Yon. Sige, pag wala lang ECQ. Oo, sarap mag-travel, no? Yes, sir! Comment kayo sa baba, ang topic natin ngayon is how to improve, okay, yourself even during ECQ. Personal growth in the times of crisis and ECQ. Kung may mga tanong kayo kay Coach Val, go ahead, ask it, type nyo sa baba. Pero para ma-maximize natin yung time, yan, Val, we can go to number 3. Okay, number 3. 5 steps eh, oo, sa pangatlo na tayo. Number 3, ito, favorite ko. Move with your gifts. Okay, ano ibig sabihin nito? Tayong lahat, meron tayong talent, no? Meron kang pattern kung paano ka mag-isip, paano ka magtrabaho, paano ka, pati yung feelings mo, may pattern yan. So, ibig sabihin, kunyari, ah, bigyan kita ng example. Kunyari, meron ka, na-reject ka sa trabaho mo or kahit saan, na-reject ka. Yung iba, may pattern sila na ayaw na ayaw nila ng rejection, pinipersonal nila. O may iba naman, pag nare-reject, lalong natsa-challenge. O may iba naman, pag nare-reject, lalong nagiging curious kung bakit sila na-reject kasi gusto nila mag-improve. So in other words, yung mga pattern na yun, i-observe mo yun sa sarili mo, ano ba yung mga parati kong reaction sa mga bagay-bagay? Paano ba ako mag-isip? Ikaw ba yung klase ng tao na plan A, plan B, plan C? O ikaw ba yung klase ng tao na, oh, bahala na. Ganyan. Bahala na. Talagang sugod lang kung sugod. May ganun din ang tao. No, ngayon, importante, maintindihan mo kung ano yung mga patterns na yon. Kasi yun yung mga giftings mo. Yun yung mga talents mo. Pag nag-invest ka doon, kapag pre-practice mo yon at hopefully maitama mo yung iba kasi minsan hindi naman lahat ng patterns tama na kaagad eh, no? Productive kaagad. Minsan may mga patterns tayo na unproductive. Ngayon, pag nag-invest ka, nagbasa ka ng books kung paano, kunyari, katulad sinabi ko kanina, rejection, how to deal with rejection properly kasi parang talent mo yan, pattern mo na parang natcha-challenge ka sa rejection. So nagbasa ka ng books. O kunyari naman, mahilig ka mag-planning, mahilig ka mag-Excel sheet. Kunyari, pupunta ka lang sa mga, pupunta ka sa beach or ano, 5 days ka doon. Gusto mo, may Excel sheet ka, may plano ka, may schedule ka. So, ibig sabihin, pag nagbasa ka ng book or nag-attend ka ng training on how to become better at making plans, di ba, strategy, yan. So, ngayon, nag-i-improve ka based on your giftings, based on your talents. Mas maganda ang resulta noon kapag nag-aaral ka kesa nag-aaral ka lang in general. Nagde-develop ka lang in general. So, ibig sabihin, alamin mo yung mga giftings mo, yung mga talents mo. Tapos, dun yung aralin mo.
Okay. Yun. Actually, yun no, may nagsasabi, diba, minsan, lalo na pag ako, lumaki akong ganito, Coach Valdo, and I think sila Shea at saka sila James D din, medyo similar din. Yung, diba, pag ano to, pag nasa school ka, tapos nag, yan, labasan ng report card. Diba, makikita mo, ang galing-galing mo sa science, ang galing-galing mo sa English, ang galing-galing mo sa araling panlipunan. PE, sa PE. Perfect ka sa PE. Perfect ka sa PE. Perfect ka sa PE. Pero meron kang 80 or 79 sa math. Yeah. Tapos diba, isang pang ang usual advice is ayusin mo yung work on natin yung weakness mo. And minsan, nagiging ano yung nangyari sa atin, diba? Pero sabi mo dito, it move with your gifts. Paano natin i-handle yung tension na yun? Parang lumaki tayo na naayos natin yung kulangan natin, tapos parang hindi natin nai-improve kung saan tayo masaya. Pero ngayon, it's a counter, not naman counter-cultural, but it's something that we don't hear every day. It's na a new concept, na, no? Oo eh, yung sinasabi mo nga pattern, and I think the word pattern is something new also for us eh. Yung kung saan, tama ba? Ang pagkakaintindi ko sa pattern is kung saan ka regularly at naturally magaling. Kung paano ka. Magaling. Oo. Kung so, paano yung tension na yun? Tama yun. Tama yun, Dave. No? Meron tayong mga patterns na normally dun ka na-attract. Pag ginagawa mo yung mga bagay-bagay na yun, parang nauubos yung oras. Di mo namamalayan, nauubos na yung oras mo. Ano pa ba? Yun ang mga tips ko. No? Paano mo malalaman ba yung pattern of talent na yan? So, yan. Yung parang bigla na lang ginagawa mo siya pero nauubos na hindi mo namamalayan, 3 hours na pala. Yan, tapos isa pang pattern is kapag nakakatanggap ka ng mga ano, yung may mga comments, third party mga na oo, oh, yan, yung mga pumupuri sa iyo, yung mga uy, ang galing mo dito, uy, ang galing mo diyan, ang galing mo sumayaw, ang galing mo mag-vlog, ganyan. So, pag nakakatanggap ka ng mga ganong comments, lalo na pag sincere, no, hindi yung puro galing lang sa nanay mo. Okay naman yun. Minsan kasi nanay natin. Pogi daw ako. Pogi daw. Sabi ng nanay ko eh. Biruin mo yun. No? So, anyway. So, ibig sabihin, pag nakakakita ka ng mga ganun, ibig sabihin, pattern mo yun. Ngayon, meron din minsan na, katulad nun, no? Meron din minsan na mahina ka talaga. Mahina ka sa math. Mahina ka sa, hindi ka magaling kumanta, no? Okay lang yan, no? So ngayon, may ganun talaga. Unang-unang tanong ko sa'yo is that, kailangan mo ba talagang matutunan yan? Okay, kunyari, doktor ka, tapos di ka magaling mag-TikTok, okay lang yun, kasi hindi mo naman kailangan mag-TikTok eh, doktor ka, di ba? So hindi mo kailangan aralin yun. So, kunyari, PE instructor ka, tapos sobrang hina mo sa mat, di ba? Sa totoo lang, sa ginagawa mo, baka naman konti lang ang mat dyan. Baka nga wala talaga. So, hindi mo naman siguro talaga kailangan siyang aralin or magpaka-expert. However, paano yan? Coach Val, kunyari, nag-aaral ako, babagsak ako. Kanya, pag hindi ko inayos, babagsak ako sa mat or ano. Kailangan mo ipasa yun. Don't get me wrong. Okay? Dyan tayo papasok sa siguro side advice ko. Yes, move with your gifts, okay? Move with your strengths. But also, don't forget to manage your weakness. Ano yung manage? Paano mo ginagawa yun? I-minimize mo siya. Either i-minimize mo siya sa ginagawa mo, baka pwede mong ipasa sa iba, o pwede, or baka naman pwedeng, ikaw, wala kang choice, ikaw ang gagawa, pero hindi mo kailangan super duper sobrang magpaka-expert doon. Okay? Tanggapin mo na rin sa sarili mo na baka hindi rin talaga ako magiging expert talaga dito. So, ngayon, i-manage mo lang. Kung yan yung expectation sa'yo, gawin mo lang what is expected of you. Tapos, all the more, focus ka, okay, saan ba talaga ako nag-e-excel? Ano ba yung mga pattern na malaki talaga yung potential na mag-grow ako? Doon ako ngayon mag-tututok. Doon yung more of my hours. Now, my challenge is that, you have 7 days a week, no? 7 days a week. Dapat kahit isang araw man lang, no? I don't care how many hours you spend or whatever, pero sana may isang araw man lang na nagawa mo yung the things that you really love. Yung pag naging honest ka sa sarili mo, yun talaga yung gusto mong i-pursue. Passion mo talaga yun. Sana nagagawa mo ngayong ECQ yun. Kasi pag hindi, mas-stress ka.
Now, sabi ni Emil kanina, di na ako masaya sa work ko, etc. Isa sa mga reasons kung bakit ang tao ay minsan nalulungkot siya sa workplace niya, kasi feeling niya wala siyang outlet ng mga bagay na kung saan talaga siya nag-e-excel. Okay? Ngayon, that might be a conversation between you and your boss na, boss, baka pwede mo akong bigyan ng ganito. Notice mo nga yung conversation niya na nanghihingi ka. Boss, baka pwede mo akong bigyan ng ganitong situation or trabaho or activity kasi paborito ko to. Pansinin mo ha, hindi ka nagbabawas, nanghihingi ka. On the onset, parang, Coach Val, parang weirdo yun, parang nagdagdag pa ako sa trabaho. Trust me, kapag nagdagdag ka sa trabaho mo na align sa giftings and talents and strengths mo, mas lalo mong ikatutuwa. Pangalawa, pag nakita nila, baka tanggalin na nila yung mga nonsense na ginagawa mo at dagdagan ka nila ng lalong... Kasi nag-excel ka dun eh, di ba? So, win-win situation yun, lalo na sa mga nagtatrabaho, di ba? So, yun. That is what I mean. So, manage, Dave, no? Pag kami mga ganun, manage lang. Hindi mo kailangan maging super-duper galing, pero make sure lang that what is expected of you, you will still deliver it. No? Hindi excuse yun. Talents and strengths is not an excuse for you to fail at something, no? Lalo na kapag yung failure na yon expected ka na pumasa doon. Okay? So, I hope that makes sense. Yung develop your strengths or gifts, sinabi mo, and manage your weakness. Kapag huwag ka lang bano, yung sakto lang, huwag ka lang, huwag yung bano level. Oo. Ito ah. Pasa mo a little bit above, di ba? Yeah, bigyan kita example, Grab driver, Grab driver at saka doktor. Okay? Ang Grab driver, hindi marunong mag-opera. Okay? Pero ang doktor, hindi naman kasing galing ng Grab driver when it comes sa pagda-drive at sa mga pasikot-sikot ng Metro Manila. Di ba? Pero, tiga mo, hindi na i-insecure yung Grab driver na hindi siya marunong mag-opera. Bakit? Hindi naman niya kailangan yun. Kailangan niya lang, alam niya lang kung anong gamot ang dapat niyang inumin kapag sinisipon siya. Yun lang. Hindi niya kailangan magpakadalubhasa. Kasi ang trabaho niya, mag-drive. Ganun din yung doktor. Hindi niya kailangan kasing galing siya ng Grab driver na alamin yung pasikot-sikot ng Metro Manila. Kasi ang kailangan niya lang alamin is paano papunta sa bahay ko at saka sa ospital at pabalik. Yun lang. Kasi ang strengths ko talaga, ang talagang gifting ko ay mag-opera ng tao or maging doktor. So ganun lang din, no, 'di ba? So pero hindi ibig sabihin noon walang kaalam-alam yung Grab driver tungkol sa health. Hindi rin ibig sabihin noon pagka yung doktor ka wala ka ring alam sa pagda-drive. May konti silang alam. Just enough na kung ano lang expected sa kanila. Yon. Grabe na parang naman ano, no? Hindi mo kailangan masterin lahat. Yes, hindi naman. Hindi mo kailangan masterin lahat. Alam mo, yung ibang tao na pressure kasi nga akala nila ang daming expectation sa kanila na i-master mo lahat ng ganito, ganyan. Dapat magaling ka dito, magaling ka rin dito. Alam mo, kung ikaw yun ngayon, nakikinig ka, let go of that pressure to be a master of a lot of things, no? Ayun, James, let go daw. Ito na nga eh. Ako pala yun eh. No? Sa'yo pala. Tinamaan ka ba? So, huwag mo i-pressure yung sarili mo. No? Kasi alamin mo kung anong giftings mo. At sana doon ka maging expert, doon ka maging master. Tapos yung iba, try mo i-manage. No? So, baka kasi baka expectation ng ibang tao yan. Baka nababurden ka na. So, ano, palayain mo yung sarili mo sa expectations na yan. Yon, grabe na pala nito. Grabe. Yes. Yeah. Oh, papa-shoutout muna tayo dito. Sige, mag-shoutout tayo from Jutel Barcelona. Sabi niya, na, si Jutel. Watching from Panabo, Davao. Maabot na tayo ng mga malalayo dito. Sige, marami pa tayong shout out. Sige, next natin, I see Jay Carino Duruin. Sabi niya, we need to maximize our strength and ayan to si develop Sir. Our weakness. Yun, ito yung point kanina, di ba? Na binanggit mo, Coach Val, na may napunod talaga sila. Sabi, wow, sabi ni Pamela Morales again, wow, ganda, share sa mga students soon. Share ko to kapag naimbitahan ulit ako mag-speak. Yes, yeah, we are hopeful din, ma'am, na talagang ma-share yung itong... Laking tulong yan, ma'am. Yes. Ayan, marami pa po tayo dito. Meron mga
Ah, ilan na. Pero tayong shoutouts okay, dyan. Shoutout natin. May naisip lang ako, no, while si Coach Val ay nag-share kanina. Naalala ko lang din para sa ating ibang viewers. For sure, may mga students tayo dito na maybe some of them are thinking na, ah, pwede palang mag-move into gifts eh. Parang talent ko to, passion ko to, yes. Pero paano naman, Coach Val, kung yung passion nila is not parang, alam mo yun, parang hobby talaga nila yun. For example, they are really skilled player. Magaling talaga silang maglaro ng online games. Do we, parang i-encourage ba natin silang magtagal doon kasi yun yung gifts nila, yun yung passion at talent nila. How do we balance that? Lalo na ngayon, meron ng course, di ba? Oo. Oo. E-games, no? Oo. So, paano ngayon? Nagiging meron na, meron na. Gusto ko maging professional e-gamer. O kaya naglalaro ng ML, nakasando. in all honesty, no? Alam mo, pero grabe, no? Wala akong alam sa mga games-games na yan. Ano ba yan? May ano, no? Anyways, no, in all honesty, yes, part yan ng conversation ko kapag nagka-career coaching ako. Alamin mo rin kung hobby lang siya, no? Example ng hobby, yung alam mong ikaw lang talaga yung natutuwa, pero pagka yung ibang tao na nagko-consume nung ginagawa mo, parang ano ba yan? Val, wag ka na lang kumanta, no? Sa banyo ka na lang kumanta. Yon. Pero gustong-gusto kong kumanta, guys, no? Don't get me wrong, no? Pero na-realize ko, hobby lang talaga siya sa akin. So kunyari, yung gaming, no? Gustong-gusto kong mag-gaming. It's really inside my heart I'm a gamer, no? Totoo 'yan. Pero kakaririn ko ba siya? Naging totoo na ako sa sarili ko. Hindi siya yung talagang career na gusto kong pasukin. So therefore, ano lang siya, hobby-hobby lang, no? So ibig sabihin, pag hobby lang, alam mo rin kung ilang gaano kalaking oras yung isusunugin mo doon sa mga bagay na 'yon. Kasi hobby lang siya, yes. Katuwaan lang. Mm. So ngayon, ito mahirap na 'to. Syempre, you have to be very honest with yourself, no? Is this really something that I want to be a master or an expert? Ito ba gusto ko pagkakitaan, balang araw, etc. Marami pa yan, maraming tanong yan. Pero at the end of the day, ito ba talaga ang gusto kong i-pursue o hobby lang talaga siya? Maging honest ka sa sarili mo. Kasi walang masama may hobby, no? Mag-hobby ka, okay lang yan. Pero ang importante, alam mo kung hobby lang siya or seseryosohin mo talaga siya. Yun. Doon na pumapasok yung sinasabi natin, diba, na okay lang naman talaga din kung gusto nyo manood, maglaro. Pero yun nga eh, aware ka kung saan mo ipapasok yung oras. Yes. Hobby, mga ano yan, pantanggal lang ng stress. Yan. Ano, creative expression lang. Ganyan yun. Para ma-express mo lang sarili mo. Ganyan. Pero pag na-realize mo, parang eto na talaga yung gusto ko, iba na yun. Kailangan mo na mag-grow and develop doon. Grabe na, no? Sobrang naiging grabe. Exciting ang mga bagay-bagay dahil dyan. Let's move on to our... Meron tayong 5 points, no? Again, meron... first one is alignment. Second one is anchor. And then third one is move with your gifts. Coach Val, ano ba ang pang-apat natin na point for tonight? Actually, yung pang-apat medyo related dun sa tanong na yan, Abby, no? So, clarify your intentions. Okay? Clarify your intentions. Anong ibig sabihin nito? Okay? Normally, ito yung sa coaching namin, goal. Ano ba goal mo? Okay, bakit related siya dun kanina? Okay, Coach Val, gusto ko mag-aral magluto eh. Okay? Good. Anong goal mo? Gusto mo bang maging chef? O hobby-hobby lang? O trip-trip mo lang? Gusto mo lang maglabas ng sama ng loob sa cooking? Diba? So, yun ang tanungin mo sa sarili mo. Kapag may gusto kang matutunan ngayong ECQ, clarify mo, anong intention ko? Gusto ko bang gawing business ito? Gusto ko ba siyang testing lang ba? Testing lang? Ngayong ECQ lang? Tapos titigil ko na siya? Or kung ano pa man din ang intention mo? Kasi maraming tao, kapag hindi clear yung intention nila, minsan nag-spend na sila ng maraming time, minsan gumagastos na sila, na-realize nila, ay, ano lang pala to? Hobby-hobby lang. So, para lang din alam mo yung intentions mo. Okay? So, kumbaga sa paglalayag or sa bangka, alam mo, ano ba ang goal ko? Gusto ko bang pumunta talaga sa Manila, sa Davao,
ganyan. So, alam ko papunta akong north. Pero sa north, ang dami. Di ba? May Cavite, may ano mo, anong pupuntahan, di ba? So, yun ang question ngayon. So, anong intention mo? Anong goal mo? Gusto mo ba talaga siyang gawing pangmatagalan ba yan? Or is it just a hobby that you want to develop and learn about? Wow, grabe. Sobrang laman nung fourth point na yun, no? At sobrang dikit-dikit din siya. Actually, sabi na nga ni Monique dito, sa ano niya, visual, you learn na ito. Hello, hi again, nice to see you. Coach, pabasok na naman to. Sabi si Jubel, sa sinabi ni Ayan, sabi ni Jutel, grabe, natamaan ako noon. Hehe, na-pressure talaga ako eh kasi daming nag-e-expect na magaling ako sa ganon, ganito. Kaso hindi eh, salamat po Coach Val, hindi pala dapat ako ma-pressure sa sarili ko sa mga bagay na hindi naman pala ako masaya, makahiligan ko. Dapat doon lang ako sa kung saan ako magaling. Salamat po, God bless po sa inyo. Ayun. Thank you, ah. Wow, galing, ah. Thank you, Jotel, for sharing that. Maraming bagay na kailangan mo i-consider kung saan ka talaga kailangan mag-invest ng time mo. So, isa yun, di ba? Masaya ka. Siyempre, pagka nagpe-play ka dun sa strength mo and sa giftings mo, talagang masaya yun, no? Pero hindi yun parating masaya, no? Minsan, mahirap din siya. Pero ang importante, alam mo yung giftings mo and talents mo. And, marami talagang pressure sa paligid natin. Ang importante is that, yun na nga, if you recall, alignment, anchor, and then move with your gifts. Yun. Wow! Grabe, Lodi! Alright. Sobrang grabe ng ating online kumustahan natin. Di ba iniisip nila dito, pang dating ba tong clarify intentions? Pwede. Di ba? Pwede nga. Pag Saturday. Coach, ano ba yung mga iba pang pwede nila abangan sa ating page ngayon? Oh, ayan na. Ayan na, every Wednesday at Thursday, huwag niyong kalimutan, 8 p.m. yan, ang online kamustahan natin. Samahan niyo kami tuwing gabi. Ito ang prime time bida niyo tuwing gabi dito sa online. Yes, and bukas, Wednesday and Thursday. Bukas din, meron na naman tayong panibagong guest at very special yan. Nangako kami last time, kakantahan namin kayo ng live pero hindi kami ang kakanta pero may iba kaming in-invite para kantahan tayo. Wow, kasi surprise ba yan? Wala na ata kami ng viewers nung kumanta kami last week. Bro, ito yun ha. Hobby lang talaga siya, no? Hobby lang. Tanggap ka na. Tanggapin niya na. Marami rin sa ating mga ka-oyster na gustong-gustong kumakanta. At dahil dyan, meron tayong live online YouTube service sa Friday. Yan, 6 p.m. Okay, sa mga ka-oyster, unang beses po namin gagawin ito na live tayo sa ating online youth service. At syempre, sa Sabado, IJ, ano bang meron sa Sabado? Sa Sabado, meron tayong tinatawag na usap-usap lang. Every 5 p.m., pinag-uusapan natin dyan ay ang love, relationships, and life. Actually, last time, no, pinag-usapan natin yung ghosting, di ba? Tsaka yung mga LDR, tsaka kuwaran fling na naiuso ngayon, di ba? grabe talaga, pinag-uusapan natin yan. Dito lang yan sa Every Nation Campus Cubao page. Okay, at meron din tayo every Monday na Behind the Screen. Okay, every Monday Behind the Screen, wherein? Ano ba ginagawa natin doon, Coach? Yan, Behind the Screen. We are talking about maraming, ito, no, yung mga sinishare namin somehow, yung mga topics na dito, mas sinishorten natin siya into 10-minute video. Kaya, konti lang na oras na ilalagay nyo doon, pero yung mapupulot nyong mga aral doon is sobrang solid. Kaya ano pa iniintay nyo, solid. No? Panoorin nyo yan. Every Monday, 6 p.m. You can also do replay sa mga live namin. Pero gusto namin, kasama ka dahil gusto natin ay... Okay. Yan, nakasama na si Val. Val, meron yung talaga iniintay niya kanina pa eh. Nakagano na siya, no? Ito, thank you. Si Jay Ruiz kumakanta. Totoo, kumakanta talaga si Val.
Hobby lang yan, hobby. Hobby lang, hobby. Nag-worship lead yan, nag-worship lead yan. Dati, dati. Ito si, Raj. Si Raj. Oh, this is great. Thanks, Val. One cannot clarify their intentions without finding alignment, anchoring to the source, and moving with your gifts. Pero di ba huli ang lahat, okay? Kung meron kayong gusto itanong, i-comment yun na sa baba. At kaya, at baka masagot pa natin yan. Kasi meron pa tayong nag-iisang point sa five. Meron pa. Five ways that you can improve this quarantine. Di ba? Pero bago yun, IJ, i-recap po naman yung mga nauna natin. Sir. Mga points, di ba? Points. Okay, yung first point natin ay find alignment. Okay? And then number two ay anchor. Number three is move with your gifts. And fourth point is clarify intentions. Okay, kung kakapasok nyo pa lang, don't worry, pwede nyo namang i-play itong video na to after ng live para mapanood nyo yung buong video. Okay, let's move on na to our fifth point. Coach Bat, take it away. And I think isa sa mga pinaka-importante is get feedback. Okay, get feedback. Ano ibig sabihin nun? Hindi nyo kaya mag-develop ng sarili nyo nang kailang mag-isa. Kaya, pero at some point, magpa-plateau kayo. May stuck kayo somewhere. And kailangan nyo ng mga tao na tutulong sa inyo. Ano tong mga tao na to? Baka kailangan nyo ng mentor, kailangan nyo ng coach, at higit sa lahat, kailangan nyo ng community. So, anong purpose nito mga to? Yung mentor, yan yung ano, nauna na sa'yo. Mas may experience, kaya kanyang tulungan kung may mga questions ka, di ba? So, yung mga mentor, sila yung ano, sila yung na, pinang, ano, nanggaling na sila doon sa gusto mong puntahan. So, tanungin mo yan, yung mga mentor. Isa yan sa pinaka-importanting way. So, kung wala ka pang mentor ngayon, kailangan mo maghanap, no? Saan ka ba papunta? Sino na yung mga nauna doon? Magpa-mentor ka sa kanila. Yan. Number two, coach. So, kailangan mo ng coach. Kailangan mo yung nagpa-process sa iniisip mo, sa emotions mo, ano ba nangyayari, ganyan. Yan ang work ng mga coach, no? So, kailangan mo yan. So, maghanap ka ng mga tao na, minsan kaibigan mo, pwede rin, na magpa-process sa'yo, na parang may coaching conversation kayo. And last is yung community. Alam mo yung community, sobrang importante kasi parang ano yan eh. Minsan, sa passion mo or sa kung ano yung dine-develop mo, parang kang uling. Minsan, nagbabaga ka, nag-aapoy ka. Pero at some point, minsan, humihina rin yung apoy na yan. Di ba? Minsan, tinatamad ka rin. Minsan, pagod ka na. Yung community, pag tumabi ka dun sa mga kapwa mo uling, ang pangit ng uling, pero na nagliliyab din, kahit na nanghihina na yung fire mo, minsan, dahil sa community, maaalala mo na, oo nga pala, kaya pala ako nandito. Nakaka-inspire sila. Ganyan. So, marami ngayong mag-i-encourage sa'yo, tapos magtatanong sa'yo, oh, nasan ka na? Kamusta ka na? Nag-ano ka pa? Nag-aaral ka pa ba nung yung inaaral mo? Di ba? Sabay tayong tapusin natin yung book, di ba? Mapansin mo, effective yan sa, kung kaya, gusto mo, fitness goals, di ba? Meron mga community, may mga Facebook community, meron ding mga community sa mga gym. Ganun din sa lahat ng mga gusto nating aralin. Lahat yan, meron din yung community. So ngayon, get involved in that community. Bakit siya get feedback? Kasi itong mga taong to, magbibigay sila sa'yo ng feedback. Parang kapag umaandar yung barko or yung bangka, minsan talaga na-offshoot sila. Minsan hindi rin straight eh. Minsan mapaling sila sa kanan, sa kaliwa. Minsan namamali rin sila ng direksyon. Kailangan nila ng feedback galing sa mga nandun sa tower or nandun sa, di ba, may mga radar sila. Minamap out nila yung mga kung nasa na talaga sila. So ngayon, parang kailangan nilang mag-adjust, nakakapag-adjust sila. So ganun din sa learning mo and sa pag-grow mo ngayong ECQ at even beyond ECQ, kailangan mo ng mga tao na nagre-remind sa'yo na, oh, kamusta ka na? Parang tumigil ka na sa pag-aaral ha. Kamusta ka na? Tumigil ka na sa pag-a-attend ng ating ano, ha? Community events ha. So join ka ulit. Yan. Sila ngayon yung mag-ano sa'yo. Put back on track sa iyong direction. Yan ang get feedback. Wow. Sobrang crucial yung get feedback. Parang kung hindi natin wala to, yung unang apat natin, medyo blindsided tayo. Hindi natin alam kung kamusta tayo sa progress natin. Eh, diba? Yes, tama.
Coach She, pabasa naman tong comment na to. Napakagandang tanong na to. Kaya para kay Val. May question from Joseph Felix. Sabi niya, question po, since it is a process, what if makalimutan mo na or mapabayaan ng magpamilya? Or what if you already have a family? Parang ang risky mag-jump from one career to another since you have dependents. Paano nga po ba yun, Coach Val? Correct. Tama yan. Tama yan. Kaya, ano yan, dapat maingat kayo lalo na sa mga nagtatrabaho na, may career na kayo, matagal na kayo doon. Tapos, let's just say, no, nagkaroon ka na ng alignment. Naging clear na sa'yo, no? Parang yun ang gusto ko. And then, let's just say, nag-invest ka na ng time, ng effort, no? Nagde-develop ka na, tapos talagang confirm, di ba? Strengths mo talaga, no? Parang talagang wow. Pagka nangyayari yun, minsan kahit libre, binabayaran ka pa kasi sobrang ganda daw talaga, no? Yang-iya sila sa'yo kasi ang galing. So, confirm na. So, meron ka ng alignment, okay? Hopefully, may anchor ka na rin. Sabihin, di ka rin kinakabahan sa future mo. And then, nagmo-move ka sa gifts. And then, clear yung intention mo. Parang ang intention ko talaga is to really jump in the future. Siyempre, do it with a plan. In other words, huwag pabugso-bugso yung damdamin. Kailangan, pinaplano yan. So, nung nag-resign pala ako, guys, sa aking day job, I was 34 years old. So, kasal na ako noon, no? So, I already have a wife. And syempre, may binabayaran na kaming bahay. So, hindi basta-basta pwede akong mag-resign kasi marami kaming mga bills to pay. Hindi lang ako yung kumakain, etc. No? So, during that time, ako yung may regular salary. So, hindi basta-basta. So, ngayon, ilang Excel sheet din ang ginawa ko para lang din maisip at makompute ano ba, tama ba itong gagawin ko. So, when you make a risk, calculate nyo rin yung risk, no? Hindi siya basta-basta. Walang isang advice akong may bibigay kung hindi have a plan. Make sure that you have a plan. Kasi if that is really, ang intention mo talaga is to jump, no? Make sure that when you jump, you know, yung barko na i-jump mo, make sure at some point, sobra silang magkalapit, no? Na para safe naman, hindi naman yung ano. Kasi alam nyo guys, ang nangyari niyan. Kapag tumalon kayo, tapos napasok kayo kasi, let's say, hindi kumita. Let's say, bad experience, no? Kasi lack of planning, di ba? Hindi nyo napagplanuhan ng maayos. Maaring hindi nyo na siya i-purso ulit. Pero sayang, what if yun talaga yun? Di ba? Pero because of lack of planning, hindi lang naging maganda yung pagpaplano, napasok ka na. So baka hindi mo na siya balikan kagad. So, sana wag ganun. So ingatan mo rin na kung talagang totoong doon ang direction mo, planuhin mo rin. Wag din basta feelings lang. Hindi porket happy ka lang, sige, talo na kagad. Hindi ganun yun. Inaplano rin maraming bagay. So dependents, finances, may pamilya ba ako, or magpapamilya ba ako. Bigyan mo rin ng room yung sarili mo for your personal life kasi hindi naman yun lang yung gagawin mo habang buhay. Yun. Kaya planuhin mo rin. Have a plan. That's my advice. Grabe. Sobrang practical and realistic, no? Nice. Imagine ko talaga. Mahirap talaga pag... And I think the more you progress in age, the more complicated and the more things that you should consider. No? Pag bata ka pa, mabilis na magpalit ng course. Correct. Tumanda ka, hindi na ganun kabilis magpalit ng trabaho. Yeah. At saka alam mo, Dave, no, meron ding iba, check nyo rin, baka fear yung naghihinder sa inyo to jump. Kasi andiyan naman si Lord, eh. Minsan, kailangan mo applyan ng wisdom, kailangan mo magplano, pero minsan, medyo yung fear natin irrational na wala nang dahilan, natatakot ka lang din talaga. Baka mamaya, 5 years na, gustong-gusto mo nang tumalon, hindi ka pa rin tumatalon kasi sa sobrang takot mo. So, check mo rin. Takot lang ba to? O, kasi malalaman mo pag takot lang kapag may plano ka naman. Maliwanag naman yung plano mo sa'yo. Kasi may Lord naman tayo, may faith naman tayo, and so therefore, you know, doon na rin papasok yung anchor. Kaya nga inuna ko yung anchor. Kasi importante yun. Na kapag ano, kailangan mo nang tumalon, lahat naman ng talon, scary at first. Yan. Yes, grabe.
Oh, shoutout lang tayo muna dito, She. May nagsasabi. Sige, ito. Sabi ni Jay Carino, feedback is a key for personal development. They are the one who motivates you to hit the mark and guide you to be better. I love receiving feedback to do things better. Ayan, meron tayo mga kasamang gusto ng feedback. Yes. Ito, from Jo Marie Renegado. Sabi niya, hi po! Yun lang ang sinabi niya. Medyo kakapasok lang niya. So, hi po sa Jo Marie! Hello sa'yo, Jo Marie. Hi. Ayan, ito. Si Tal Layo, si Raj. Si Raj. Yung number 5 pala, yung exclamation point. Ayos! Ayos! Yeah. Ito, May Reyes, sabi niya, galing! Hi, si May. Hi, May. Nice to see you. Hello, May. Ito, Val, matutuwa ka. Nag-comment si Emiel yung kanina. Ayan, ang galing. Okay na ako. Ayan, salamat po, okay, wow. Val. God bless. Makakangiti na ako bukas. Love you all. Yes. Heart, I love you too. Oh, yes. Emiel, yan. Good. I'm happy para to sa hear mga, that. Para sa mga kakasign in lang, no, ang topic kasi natin is personal growth in the times of crisis and ECQ. Para naman, pag natapos itong quarantine na to at natapos tong crisis na to, eh, lalabas ka sa kwarto mo, lalabas ka sa bahay mo na 10, yo, 20 times better. Yan. Alam niyo yung para sa mga movies lang na kung fu, di ba? Pag nag-isolate sila, tapos mag-practice talaga sila, pag harap nila dun sa kalaban nila, one move lang, tapos na, di ba? One hit. Diba? At ang maganda pa dito, just in case ma-miss mo to, nandito lang naman to sa page natin. At actually, every Wednesday and Thursday, meron tayong online kamustahan. Ngayon, nakuha natin si Val, nagbigay siya ng sobrang powerful na 5 tips na i-recap ni James D. Yon. Unang-una sa lahat ay ang find alignment. Ayan, nag-notes na ako eh. Okay, find alignment. And then number 2 is anchor. Number 3 is move with your gifts. Hindi mo daw kailangan masterin lahat. Okay, number 4 is clarify. Number 4 is clarify intentions. Okay, and then number 5 is get feedback. So that, alam mo kung ano ang kailangan mo pang i-develop sa sarili mo. Dahil gusto namin, ay, okay. Okay. Kayo. Okay. Siguro, bago tayo mag-end, no, 2 things lang, no, Coach Val. Ano yung mga final thoughts mo for every one of us? And I hope you enjoyed. You enjoyed, no, Val? I hope you enjoyed ngayong gabi. Oh, yes. Oo naman. Parang talk show, no? Oo. Tawa ako. Para lang akong, parang yung mga napapanood ko sa TV, mga online radio. Yung mga prime time bida po ito ng gabi. Oo. So, anong final thoughts mo for every one of us who's watching? Okay, so, final thoughts, no? And I always say this, no, to people who wants to develop themselves. Number one, you are enough. Iba kasi pagka nagde-develop ka sa sarili mo dahil may expectation sa'yo na kailangan mong i-feel, na kailangan ganitong level ka, ganito. Mas maganda mag-develop sa sarili mo na alam mo na may mga taong nagmamahal sa'yo kung sino ka. Nagmamahal sa'yo ng totoo kung sino ka. Lalong-lalo na mas maganda magsimula mag-develop kapag alam mo na proud sa'yo si Lord, mahal ka ni Lord. Kesyo maging ganong level ka, maging gantong level ka, magbasa ka ng 100 libro, mahal ka na ni Lord. And you are enough. And I think yun yung una kong message, no? Sana hindi mo isipin na kaya ako nagde-develop sa sarili ko kasi kulang ako, parating kulang. So, mahirap yun, parati ka masistress, mababurn out ka pagka ganun. And pangalawa, you have what it takes. Anong ibig sabihin nun? Minsan naman nandun ka sa point na kaya ko ba talaga to? Kaya ko bang gawin to? Kaya ko bang maging master nito? Kaya ko bang maging sikat na YouTuber? Kaya ko bang maging e-gamer, professional e-gamer, etc. Kung ano pa man din yung pangarap mo, no? You have what it takes. You know why? Because God already gave you everything you need inside of you. Gifts mo, talents mo, strengths mo, lahat. Mga tao sa paligid mo, binigay niya na lahat yan. So you have what it takes. And so, kung nagdadalawang isip ka pa, if you want to develop, gawin mo na.
do it now because you have what it takes. So two things, you are enough and you have what it takes. Thank you very much, Coach Val, and I hope na refresh kayo. Grabe, isa to sa pinakamalaman na online kabustahan natin. I agree. Sobra. Siguro ano lang, no? Sa akin lang parang mostly naman ng mga nanonood sa atin is students. Syempre, mga bata pa sila, di ba? And parang same with us, hindi naman natin agad nakita or na... Yes. Ano ba to? Na-realize kung ano yung gusto natin sa buhay, di ba? Or ano yung plano ni Lord sa atin. Yes. And parang going back sa sinabi ni Coach Val, ito yung magandang time. Okay, lahat tayo nasa ECQ to really develop or to find out kung ano yung saan tayo magaling. Okay, or saan tayo, or ano yung gifts natin. Okay, so kung nanonood ka ngayon at hindi mo pa alam or hinahanap mo pa kung ano yung gifts mo or talents mo, okay, hanapin mo lang, okay? Just do things, be creative, and then panuori mo ulit tong video nito. Para, para, dahil gusto namin, ay! Okay. Okay. Val, sabi ni Jutel, Coach Val, thank you na palakas ang loob ko sa sinabi mo na you are enough. Wow, nabuhayan ako doon. Thank you po. Love you all. God bless. Thank you din, Jutel. God bless, bukas, Jutel. Oo, meron pa tayong online kamustahan bukas ha, na 8 o'clock. So please don't miss it out. Mas maraming kantahan naman din tomorrow. And wow, look at that. Time flies when you're having fun. Sobrang bilis. And I hope this has been a very full an hour and a half of grabe. Everyone who joined. Diba? Grabe! Grabe, napakalaman. Isang oras lang, parang 10 minutes pa lang yun ah. Oo nga eh. Grabe na. Malaman talaga kasi ang usapan natin ngayong gabi at marami pang gabi na magiging mas malaman pa. Yes! Val, pag-pray mo naman din ang mga lahat ng mga nanonood sa atin din ngayon. Ah, sige, sige. Gawin natin yan. I love that. Sige. Game na? Oo. Okay, okay. Sige. Lord, thank you so much for this time na nandito kami ngayon sa online kamustahan. Alam ko, Lord, na hindi accident yung mga nakikinig. Alam ko na hindi lang sila napaklik. Alam ko na kaya sila nandito dahil gusto nyong marinig nila yung mga mensahe na to. Lord, kung sino man dito yung may pinagdadaanan in terms of their direction, whether career man yan, school man yan, or kung ano yung gusto nilang i-develop, Lord, patnubayan mo sila, i-guide mo sila, Lord, bigyan mo sila ng guidance. Lord, iparamdam mo sa kanila na, Lord, you are excited for them, for their direction, to find their direction in life. Lord, sana yung mga friends namin dito na nandito ngayon, Lord, na kailangan nilang makarinig sa'yo. Alignment, sino ba tong, saan ba dapat ako mag-anchor sa future? Lord, I hope that tonight, mamayang gabi, pag nag-pray sila, or bukas ng umaga, pag nag-pray sila, Lord, kausapin mo po sila, Lord. Nabigyan mo sila ng hope, bigyan mo sila ng direction, bigyan mo sila ng pagmamahal niyo, Lord. Na sana maramdaman nila yun. Sana magkaroon sila ng kulitan moment, sabi nga kanina ni Emil, with you. Sana kausapin ko nila. Lord, we thank you. I lift this up, Lord God, these people to you, even yung people behind online kamustahan. It is such a blessing, Lord, to have this kind of community. Even if hindi kami magkakasama, Lord, we see each other and we encourage each other online. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, everyone who's watching. And again, bukas meron pa tayong online kamustahan bukas ng 8 p.m. Kantahan naman ang gagawin natin. Okay, and not only that, ano pa ba? Sa Friday, ano meron sa Friday, Coach? Meron tayo. OYSD! So mga ka-Oyster, samahan nyo kami. Pauna-unahan live event na meron tayo. So sabay-sabay tayong kakanta, mag-worship at makikinig ng word ni God together. Dahil bukas yan. Ay, bukas. Sa Friday yan, oh. Friday, Friday. Yeah, Friday, yes. Yan, nalilito na tayo dahil excited tayo sa mga kaganapan. Ano bang gagawin natin sa Sabado, IJ? Sabado, meron tayong usap-usap lang. Every 5 p.m. pinag-uusapan natin dyan na yung love,
relationships, and life. Okay, and then every Monday, Coach Dave, ano ba meron every Monday? Meron tayong behind the screen every Monday. Ang topic naman natin dyan, anything current that is compressed to 10 minutes. We're going to get bite-sized topics about that. And again, thank you everyone. Thank you very much. Thank you guys. Thank you guys. For being thank such you, Coach a blessing Val. To all of us. Thank you. And thank you everyone sa ating mga ka-online kamustahan. Please feel free to share and like this kasi gusto namin na kayo ay... Okay. Thank you. All right. Bye, guys. Bye, guys. Thank you very much. Have fun. God bless.